Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan, maka-ride on sa ating Panginoong Kristo. Mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguri ang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan ay narito muli upang pangunahan ang episode 382 ng Ride On Ministry. Araw po ng Friday, March 12, 2021. Yes, ang Ride On na Ministry, Ride On with Jesus Christ. Ride on to these words, ride on to the sound of praise, worship, prayer, and service. Aming Ama at aming Diyos, ipinubukas po namin ang aming mga puso at isipan at buhay sa banal mong harapan. Ayan ninyo ng bawat isa sa amin na itunay nga naman na maglagak ng aming papuri. Sa iyo, O Diyos, na aming Panginoon at tagapagligtas. Manghari ka sa amin, Panginoong Diyos, madama namin ang paggasi ng iyong Santong Espiritu, na ikaw ang siyang kikilos at gagabay at magpapala sa amin. Dulutan niyo kami, Panginoong Diyos, ng iba yung karunungan at kaalaman upang makaunawa sa mga salita mo. Pagyamanin mo, Panginoong Diyos, aming pananampalatay at espiritual na buhay at gayon din ang aming mga pananalangin sa inyo sa araw-araw, O Diyos. Kasihan kami ng inyong diwang banal. Dulutan mo kami ng kagalakan at gayon din, Panginoong Diyos. Dulutan mo kami, Panginoon, ng maayos na komunikasyon, internet, at maging ang signal, Panginoon, in the mighty name of the living God, in Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon. Tunay nga naman na sa araw-araw nating buhay ay kailangan po natin ng banal na presence ng ating Panginoon sa atin. Lalo na sa panahon na ito, mga ka-ride on sa ating Panginoon. Yes, let us walk hand in hand with the Lord Jesus Christ every day, every moment of our lives. At awitin po natin itong awit na isinulat ni Washington Gladden way back 1836-1918, O Master Walk. O Master, let me walk with thee. O Master, let me walk with thee in lowly paths of service free. Tell me secret, help me hear the strain of toil, the fret of care. Help me the slow of heart to move in by some clear winning word of love. Teach me the wayward feet to stay and guide them in the homeward way. Teach me thy patience still within, in closer, dearer company, in work that keeps faith sweet and strong.
long in trust that triumphs over wrong. In hope that sends a shining ray far down the future's broadening way, in peace that only thou canst give with thee, O Master. Amen sa ating Panginoong Diyos at tunay nga naman na siyang makapagtuturo sa atin upang tayo ay magkaroon ng patuloy na pagdalima sa Kanya, na taglay natin ang buhay na nakaangkla sa Kanya, na taglay natin ang patience, na taglay natin ang pananampalataya. Gayun din, mga kapatid sa Panginoon, ay makaasa tayo lagi ang Kanyang pag-iingat sa atin sa araw-araw. Atin pong mapangahawakan ang Kanyang mga salita. At gayun din na kung saan ay tinutulungan tayo magtagumpay sa araw at sa tuwi-tuwin sa anumang pinagdadaanan natin sa buhay. Oh Master, me walk with thee in lowly paths of service free. Tell me thy secret, help me hear this strain of toil, the prayer of care. Yes, amen sa ating Panginoon sa hymn na ito. Tunay nga naman na napakalalim ang mensahe na dinadala sa bawat isa atin. Kaya nararapat lamang na ating pong itaas ang banal na presence ng ating Panginoong, banal na pangalan ng ating Panginoong Kristo. Tayo po ay manalangin sa mga sandaling ito. O Diyos aming Ama, pagpalain mo ang mensahe ng buhay na siyang aming tutugay-gayan. Mangusap ka sa amin, may ito ng aming isip at puso sa iyo. Sa gabay ng inyong banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, amen sa ating Panginoong Diyos. Ituloy po natin ang ating tinatalakay na siniseries on the topic, the ministry gifts of the church, na kung saan ang ating pong mga references na ginagamit ang King James Version, Magandang Balita Biblia, at gayon din ang Full Gospel Study Bible and some spiritual readings. At ang pinaka main passage natin na Ephesians chapter 4 verses 11 to 12 and other included biblical passages. At ganito ang sinasabi, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guru. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat
ng hinirang sa ikauunlad ng Iglesia. Pinagpala naman tayo ng Panginoon sa mga salitang ito na kung saan ay ating pong binasa at napakinggan. Yes, itutuloy po natin ang pagtalagay doon sa pinakaunang binanggit ni Apostol Pablo na "And he gave some apostles." Nandun pa lamang tayo at bukas ay itutuloy din po natin. At sa Lunes ay yung pong patungkol naman sa kanyang ipinagkaloob na mga prophets. Pero nandito pa rin tayo sa usapin ng apostles o apostol ng ating Panginoong Hesukristo. At marami tayong dinaanan at tinalakay na patungkol dito. Ngayon, ang pinakapangunahin na tungkulin nitong mga apostles ng Hesukristo sa bagong tipan ay yaong to establish churches upang magtayo ng iglesia ng ating Panginoon. The establishment of churches na kung saan yan po ay nangyari sa early church na pinangunahan ng mga unang apostles ng ating Panginoong Hesukristo. Di ho ba? From the 12 disciples plus Apostle Pablo na kung saan yan ay nakaangkla kay Jesus. Yan ay bunga ng ministeryo at misyong ginampanan ni Jesus sa kanyang kapanahunan. Kung kanya ang mga apostles sa isa sa kanyang mga tinawag, pinili, itinalaga at isinugo. Na yan ang layon ay upang sa ganon ay maitatag, maitayo ang mga iglesia na nakapaloob sa pangkalahatang iglesia na kung saan si Jesus Christ ang siyang pinakauluan nito. Gayun din, hindi lamang yan ang pinakapangunahin na tungkulin ng mga apostles sa New Testament, kundi upang sa ganon ay kanilang isigurado, itiyak na kung saan ang pagkakatatag o pagtatayo ng mga churches ng ating Panginoong Kristo, ang mga iyan ay tunay nga naman na nakasalig sa pinaka-chipa corner stone ng church, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Yes, they established churches and they ensured that all of these churches were indeed founded on sincere devotion toward Jesus Christ. Pangunahin po yan. Yan ay ukol kay Hesukristo, yan ay para kay Hesukristo, yan ay sa pamamagitan ni Hesukristo na kung saan ay kinakailangan nga naman ang taus-puso, pagiging matapat at sinsero ng mga unang apostles ng ating Panginoong Diyos. Ang kanilang commitment, ang kanilang dedication, ang kanilang devosyon, ang kanyang passion kay Hesukristo bilang Panginoon
at kanilang tagapagligtas. And with that, my dear brothers in the Lord, na kung saan ang mga iyan ay nagsisilbing buhay na legacy na itong mga apostoles ng ating Panginoon, and we praise the Lord for that. Di ho ba, mga ka-ride on sa Panginoon, di ho ba kapatid na Joselito de Guzman ng Capitol Methodist Church, ito Balanga Bataan, yes, ng kaniyang comment ay mabiyayang araw po, Bishop, with one emoji of heart. Thank you very much at purihin ng Panginoong Diyos. Ganon din ho tayo na kung saan ay naipasa na sa atin yan, na tayo ay bahagi na ng katawan ng ating Panginoong Diyos, dapat din na kung saan bahagi tayo for the continuing establishment of churches and for us to really ensure that all of these churches to be founded upon in the mighty name of Jesus Christ, ginagawa natin with sincerity, with faithfulness, and with the complete submission to the Lord that Jesus Christ, as far as His mandate to us, that we continue to go forth and proclaim the gospel, doing such important role of baptism and even of teaching and even of other gifts and ministry gifts as being entrusted by God to all of us, especially to the church, sa mga church workers at gayon din sa mga leader laiko, officers, and all members of the church. Kaya purihin po natin yan. Kaya importante na ang pagkilala natin ang lahat ng mga iyan na kung saan ay itatatag na iglesia ay bunga ng matapat at sinserong debosyon, pananampalataya, paglilingkod at ministeryo kay Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, at gayon din ho na kung saan ang bagong tipan patungkol sa pananampalatayan nito, na kung saan mula noon magpahanggang sa ngayon ay nagsisilbing buhay na pananampalataya na patuloy pa rin nag-aalam. Patuloy pa rin ang kanyang influence and impact to the totality of the church and to all Christians. Kaya importante yan, mga kapatid. Kaya lagi ho, mga kapatid, sa Diyos, sa atin, sa mga churches natin, nagtatayo tayo ng mission church, especially sa ministries and other ministries that we establish and we do, with a glowing sense of sincerity and of commitment and dedication, devotion to the Lord that Jesus Christ, and we ensure that. And of course, yung pananampalatayan niyan ng New Testament ng lahat ng mga apostles at lahat ng mga biniyayaan ng Panginoon ng pananampalataya, it should go on from one generation to another generation. Magpapatuloy yan. Kaya nga, I suggest, mga kapatid, sa Panginoon, nabasahin ninyo ang John chapter 21 verses 15 to 17, and also 1 Corinthians chapter 12 verse 28, 2 Corinthians chapter 11 verses 2 to 3, at yan ang ating main passage. Sa mga nakalipas, at gayon din ang Ephesians 4 verses 11 to 13, na kung saan yan po ay sinisiris natin ngayon. And even Philippians chapter 1 verse 17. Napaka-importanting mga biblical passages yan. Halimbawa na lang, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, dito sa conversation ng ating Panginoon with Peter. Napaka-importante yan. Hallelujah.
Di ho ba kapatid na Beta Gallievo dyan sa bandang Kawayan City? Isabella, yes, ang kanyang comment ay joining po at mapagpalang umaga Bishop and family to all karayd on magandang buhay po sa ating lahat. Thank you very much. And same to you all. Kaya sinasabi dito sa John chapter 21 verses 15 to 17. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. Pagkakain nila, yes, tinanong ni Jesus si Simon na Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Napaka-importanteng katanungan yan in conjunction dito sa tinatalakay natin the primary task of the New Testament apostles. Yes, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ako ng higit kaysa mga ito? Ang kanyang naging sagot, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon ni Pedro. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Yan ay isa hong napakahalagang tungkulin ministeryong ginampanan ng mga upper sa first apostles. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. Salamat po sa comment ng kapatid na Leminister Leonora Dato at gayon din si Bishop Adjo Vicente at kapatid na Rowena Apolinara Pauli dyan sa bandang Dubai. Yes, dyan sa bandang Tayaba City, Quezon at gayon din dyan sa bandang Riyadh, Saudi Arabia. Mga kapatid sa Panginoon, simultaneous to sapagkat mag-isa lamang ako dito ngayon at ang aking may bahay, yes, ay nandun sa Bataan ngayon, yes. At gayon din ang aking anak na siya muna nga nag-assist at para sa ganun ay mapagkalooban ng medical treatment ang aking biyanan, yes. Nakikita ko rin ang mukha ng mag-asawang Luis Cruz. Thank you so much for your assistance for this urgent and particular concern. Hallelujah! Kaya importante po yan. Ang iglesia, ang mga apostles at mga lingkod ng Diyos and all the members of the church, tulong-tulong nitong sinabi ni Jesus na pakanin mo ang aking mga batang tupa. Importante yan. Kaya nga meron tayong Christian education. Di ho ba? Na ginagampanan ng ating iglesia sa kanyang taunan na kung saan ay bahagi ng programa. Pero importante rin yung naging tanong ni Jesus kay Simon Pedro, anak ni Juan, iniibig mo pa ako ng higit kaysa mga ito. Hallelujah! Ang pagiging isang apostol ng Panginoon, ang pagiging lingkod ng Diyos, ang pagiging mananampalataya, kinakailangan po na ma-assure ang ating pag-ibig sa Kanya. Gaano kalalim ang pag-ibig natin sa Kanya? Gaano kalawak ang ating pag-ibig sa Kanya? Gaano katapat ang ating pag-ibig sa ating Panginoon? Yan ho ba ay ningas hugon lamang? Yan ho ba ay pansamantala lamang? Kundi ang klase na walang pag-ibig na lumalalim at lumalawak, tumatibay at napapakinabangan, lalo na nitong ministeryo ng pagpapakain sa mga batang tupa ng ating Panginoong Kristo. And then, pangalawang katanungan ngayon ni Jesus kay Pedro, he said to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. Yes, pangalawang katanungan tinatanong ni Jesus si Pedro kung talagang mahal niya si Jesus.
Muli siyang tinanong na ni Jesus, si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo, Anes. Iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Important yan, feed my sheep. Feed my lambs, feed my sheep. Bahagi yan ng mga mayorya at pangunahing tungkulin ng mga apostles sa New Testament na naipasa sa atin from one generation to another generation. Hallelujah! Di ba, kapatid na Reverend Rodel Serrano ng U480 na Methodist Church, City of Caloocan, Metro Manila. Thank you very much for being with us. God bless you and your comment. Hallelujah! Kaya nga ho, sa church natin, hindi lamang hong Christian education, kundi meron tayong Christian discipleship and other seminars and training na ginagawa ng sa gayon ang church, ang mga church workers at gayon din ang iglesia sa kabuuan ay merong kahandaan at kakayanan upang magpakain sa mga batang tupa at gayon din upang mangalaga sa mga tupa. Hallelujah at praise the Lord. Pero hindi ho nagtapos niya ng katanungan ni Jesus kay Peter. Kaya nga sa verse 17, He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Yes, important yan. Peter was grieved because he said unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things, thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, feed my sheep. Yes, pangatlong ulit. Di ba, kapatid na Leonora de la Cruz Mirialis? Yes, wherever you are now, please extend my regards to your family and thank you very much for your, comment sa pagkakataon na ito at gayon din yung prayer request mo sa ngayon. Yes, may request prayer for my two grandsons, Niljan, Sisena, and Yusak Jaira Gadula. They both joined. Got a fever now. Thanks. Yes, in the mighty name of Jesus Christ, we pray intercede for the complete healing and recovery and good health and wellness sa mga tinukoy mo ng mga pangalan. In the mighty name of Jesus, and it will be granted by the Lord. May His will be done. Yes, puri ng Panginoon at gayon din added comment. Mula sa tagpatid na Leminista Leonora Dato, Bishop pakisamo pa sa prayer si Brother Jose Lito de Guzman, birthday po niya ngayon. Yes, happy, happy birthday kapatid na Jose Lito de Guzman dyan sa bandang Capital Methodist Church, ito ba lang abataan, may you have birthdays to come in the mighty name of Jesus, mamaya awitan kita. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa ating Panginoon Diyos. Yes, importante. Ang sino man na kung saan ay tinatanong na paulit-ulit na mahal mo ba ako? Yes, hindi natin masisisi si Pedro dito bilang isa sa mga pangunahing apostol ng ating Panginoon Kristo na siya ay tunay nga naman na nalungkot. Siguro gumanong pa yung kanyang mukha nung marinig niya na tinatanong siya ng ikatatlong beses, iniibig mo ba ako? At ang kanyang naging kasagutan, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi nga yun ni Jesus sa kanya, sa sinabi niya na kasagutan, pakanin mo ang aking mga tupa. Inulit niya yung feed my sheep. Hallelujah. Yan ho ay napaka-importante ho.
na ministeryo at tungkulin ng mga apostles at magpahanggang sa ngayon ay importante na kailangan natin gawin. Yes, ang sabi ng ating kapatid na Leonor de la Cruz Miriales, Amen, Hallelujah, thanks be sa Lito, thanks God. Yes, purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya importante ang mga bagay na ito, mga kapatid, sa Panginoon, hindi lamang ho ito. May pinagkatiwala sa mga unang apostoles ng ating Panginoon, kundi magpahanggang sa ngayon sa buhay, sa ministeryo at misyon ng Iglesia. Kinakailangan po na magpatuloy ang mga ganitong gawain at purihin natin ang Panginoon. Yes? Our you, kapatid na Bilma Domingo dyan sa bandang Quezon City. Yes? Ang kanyang comment na mapagpalang umaga sa buong pamilya. Yes? Hindi ko na mabasa lumampas na ano bang karugtong yan. Purihin ang Panginoong Diyos. At gaya di mula sa kapatid sa Lito de Guzman. Thank you, Ate Nora. Pero sa March 17 pa po birthday ko. Yes, advance happy birthday. Hallelujah. At gayon din kapatid na Evaldo Tolentino dyan sa bandang Orani, Bataan. Yes, salamat po sa iyong ipinarating na comment. Yes, we pray intercede for your prayer request for a complete healing and recovery, good health and wellness for you and of course your brother. In the mighty name of Jesus, we indeed pray and may the will of God be granted to both of you and to the whole family. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, purihin natin ang Panginoon. Kung tinanong man ni Jesus si Simon na Pedro sa katotohanan ng ito, ito rin pong katanungan na ito ay patuloy din po na magiging katanungan sa iyo, sa akin at sa lahat sa atin. Gaano nga ba natin kamahal si Jesus? Yes, importante yan. Gaano kalalim ang ating pagmamahal sa Kanya? Gaano kalawak ang pagmamahal sa Kanya? Gaano makabuluhan at na merong pakinabang ang ating pag-ibig sa ating Panginoon at gayon din sa Iglesia na Kanyang itinatag? Yes, kung mahal na mahal natin ang Panginoon sa bawat ministeryo at gifts na pinagkakalob ng Panginoon sa bawat isa sa atin, sa araw-araw at sa tuwi-tuwina, ay hindi sana maririnig ng Panginoon sa bawat isa na sasabihin natin sa Kanya, Panginoon, marami akong ginagawa, wala akong time dyan. Panginoon, talagang asikasuhin ko muna ito. Yes, sabihan siya ng kanyang pastor, kapatid, manambahan ka naman tuwing Linggo. Sumama ka naman sa Bible study, sumama ka naman sa mga gawain ng Iglesia. Pastor, napakarami kong gawain. Hindi ko na masikaso yan. Yes. Kaya nga ho, mga kapatid sa Panginoon, let us always look unto this. Kumahal natin ang Panginoon. Wala sana tayong magiging kadahilanan sa Kanya. Yes, thank you so much. Added comment ng kapatid na Bishop Joe Vicente, pray request for healing for Modesto Bangkod with his wife and daughter and affected with COVID. They are in abroad today. In the mighty name of the living God in Jesus Christ, we pray for the complete healing, recovery, good health and wellness for Brother Modesto Bangkod. Pag-isabi natin, amen at amen sa Panginoong Diyos. Yes, salamat din sa comment ng kapatid na usalido ni Guzman. Yes, hallelujah. Thank you, Bishop. Pagpalain kayo ng inyong ride-on ministry. Kuri na Panginoon. Thank you very much. Sabagay din mo lang sa ating kapatid ni Reverend Rodel Serrano. Amen. Kailangan po meet po nating gawain na pangalagaan ng pinagkatiwalang kawan sa ating mga pastor. Purihin ang Diyos na makapangyarihan na lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Kailangan po natin yan. Na kung saan ay meron tayong ministeryo ng pangalaga at pagpapakain. Hallelujah. Amen at amen sa Panginoong Diyos. Ang sinasabi na Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 12 verse 28 in connection dito sa primaritas ng mga apostol sa New Testament. Yes, 1 Corinthians 12, verse 28, And God set some in the church first apostles,
Secondarily, prophets, thirdly, teachers, after that, miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Tunay nga naman, ang galing-galing ng ating Panginoong Diyos, grabe ang ating Panginoon sapagkat naglagay siya sa iglesia. Una ang mga apostol, pangalawa ang mga guro at gayon din naglagay siya ng mga propeta, guro at gayon din naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan. Mga magpabagaling sa mga may sakit, mga tutulong at mga tagapangasiwa at mga magsasalita sa iba't ibang wika. Hallelujah! Alam niyo, ang ating Panginoong Diyos ay advance ang kanyang thinking, advance ang plano ng Diyos at alam ng Diyos ang lahat. Kaya tunay yung sinasabi, yung isinagot ni Peter kay Jesus sa panghuling katanungan. Panginoon, nalalaman ninyo ang lahat ng bagay, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Yes, ang sinabi niyang yan. That is indeed an affirmation of faith. Hallelujah. Nalalaman ninyo ang lahat ng bagay. Kaya nga ho, hindi pa man nangyayari ang mga bagay-bagay, alam na ng Panginoon, advance ang pag-iisip ng mga. Advance ang kanyang pagpaplano, advance ang kanyang paghahanda. And we praise the Lord sapagkat meron na ho na kung saan ay disenyo ang Panginoon. Meron na siyang master plan sa kanyang iglesia. Meron na siyang master plan sa buong mundong ito. At ang kanyang ginagawa, mga kapatid, sa ating Panginoon ay ginagabayan tayo at pinapangunahan. Yes, God bless you, Brother David, Pastor David Gonzalez. Patuloy ka na pagpalain ng Panginoong Diyos at gayon din gawaran ng Panginoon ang iyong anak na merong karamdaman at gayon din ang iyong financial need ay matugunan at kumilos ang Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo at sa lahat ng kanyang kakasangkapanin. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Yes, kaya nga nagbigay ang Panginoon ng mga mananalangin. Kaya nga nagbigay ng Panginoong Diyos sa mga gumagawa ng kababalaghan. Kaya nga gumawa ng Diyos ng mga magpapagaling sa mga merong sakit, mga siwat magsasalita sa iba't ibang wika. Yes, how are you my dear Rolando Cardenas ng Church Lady Harvey? Pagpalain ka ng Panginoong Diyos. At salamat sa iyong greetings. At gayon din kay Pastor David Gonzalez, huwag kang mawala ng pag-asa kabatid. Yes, ituturo ng Panginoon ko anong gawin mo. Yes, lumapit ka, nandyan lamang sa mga paligid mo. From the nearest to the next nearer persons, nandyan ang katugunan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord, at mapatuloy na makamtan mo ang kapanatagan at gayon din ang pagkilos ng Panginoong Diyos, ang kanyang pagsubaybay at gayon din sa kanyang pagtulong sa lahat ng pangailangan mo. So that iyong anak mo, yes, totally naggagaling siya at gayon din ang financial need mo ay matutugan mo na mula sa ating Panginoong Diyos. At gayon din na i-prosper ng Panginoon ang iyong ministry. Yes, kaya totoo yung sinasabi mo, salamat kay Jesus. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Gayon din kay Regional Bishop Joey Lapita ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference sa kanyang comment. Shalom birthday na architect Lena Santos kahapon. Yes, belated happy birthday kapatid na Lena Santos. Wherever you are, nandyan ka. Nandyan din ang Panginoon. Kaya patuloy ka na pagpalain ng Panginoon. Gawaran ka ng patuloy na kasiglahan ng kalusugan at gayon din nang maiba yung pagkapala ng Diyos na ibubuhos sa iyo. And more years to come na i-celebrate mo ang birthday mo na makikita mo ang mga kahiwagan ng ating Panginoong Diyos. Good health and wellness sa iyo at pagpalain ng buong pamilya. Yes, amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po ang sinasabi ng Apostle Pablo doon sa Ephesians chapter 4 verse 13, till we all come in the unity of the faith and to the knowledge and of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Importante yan mga kapatid. Sa gayon tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at magkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Yes, aminin natin mga kapatid sa Diyos,
na sa iglesia ngayon sa pangkabuuan, sa ilalim ng pangkalahating iglesia ng Panginoon, merong in Pilipinas, merong UMC, meron na ngayon ay Global Methodist Church, merong Baptist, merong Baptist, napakarami sila, napakarami ng klase ng Baptist, International Baptist, Conservative Baptist, Southern Baptist, International Baptist, YEMELIP, IFI, UCCP, and so many names, so many denominations sa buong mundong ito. Hallelujah! Ang nais kong iparating mga kapatid sa Diyos ay wala hong church na kung saan ay mag-aangking lamang na sila po lamang nagkakaisa. Walang anumang denominasyon na kung saan nagsasabi na sa lamang-lamang ligtas, sila lamang yung sinasang-ayunan ng Diyos, kundi we are a diversified church under the universality of God's existence, His church. Hallelujah! Kaya importante yung sinasabi ni Paul dito, di man tayo nagkakaisa sa iba't ibang pagkakaiba-iba natin. Ano mang denominasyon natin, ano mang ang ating mga individual differences, ano mang ang estilo natin, ano man ang ating mga kaparaanan, pero ang sinasabi niya dito, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao sapagkat meron tayong Panginoong Diyos na kung saan ay ganap banal na nagpapaging ganap at banal sa bawat isa sa atin. Yes, palapakan natin ang ating Panginoong Diyos. How are you, my dear kapatid na Nina Sanchez na pananda ka na dyan sa batang Sydney, Australia? Kumusta? Yes, nakita ko yung mga picture na upload na pinasa mo. Ang gaganda pala ng mga anak mo at purihin ang Panginoong Diyos. Pakumusta mo ako sa kanila. Yes. Salamat po sa iyong comment watching at home. Thank you very much at ganyang added comment plan sa kapatid na will be some Joey Lapitin. Magkakaiba tayo. Magkakaiba, yes, man tayo, pero sa Diyos tayo'y isa. Palapakan natin ang Panginoon. Gayun din ang kapatid na Reverendo del Soranos. Pagpalain kayo, Bishop Lido, ng Diyos ang buong pansambahayan. Ang kagalingan ng Diyos ang ipagdaloob kay Mami Bias. Shalom po rin ang Panginoon. Thank you very much. Yes, nagkakaisa tayo sa pananampalataya. Nating kay Jesu Kristo, nagkakaisa tayo sa ating mga basic tenets na pinaniniwalaan. Nagkakaisa tayo na tayong lahat sa pagkakaiba ng ating mga diminasyon, ng ating mga talent sa mga ministry gifts na sa ilalim tayo ng iisang pangkalahatang iglesia ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah! In diversity, there is unity, di ho ba? We are indeed unified in faith in the Lord. We are all empowered and anointed by His Holy Spirit. We have only one God, the Father. We have only one Jesus Christ. And we have only one Holy Spirit. And we have only one Sola Scriptura. Hallelujah at praise the Lord. And then ang sinasabi ni Apostle Pablo doon sa Philippians chapter 1 verse 7, that the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. Yes, importante yan ang mga tungkulin ng mga apostles at ito'y naging tungkulin na rin natin sa ngayon ang ibay na nangangaral. Hallelujah. Pero ang nakakaaray dyan, ang ibay na nangangaral ng di tapat sa kalooban kundi sa udyok ng masamang hangarin. Sa pagkathangad nilang pasakitan ako samantalang nga nabibilanggo. Yes, kaya nga ho'y importante sa kampanya ng mga apostles ng Panginoon, sa mga kampanya ng kanyang mga lingkod, sa kampanya ng iglesia, at gayon din tayo ng mananampalataya na kung saan bantayan natin, ipagtanggol natin ang katotohanan, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Yes, patuloy po natin na panghawakan yan. Gayon din sa ating paggampan sa mga ito, makita lagi ng Diyos ang ating sincerity of devotion, ang ating sincerity of commitment, ang ating sincerity of dedication, ang sincerity in the compliance of all these ministry gifts and talents and gifts na binibigay pinagkatiwala ng Panginoon sa bawat isa atin. Hindi yon na kung saan di nagtatapat sa kalooban at gayon din sa Diyos na kung saan ay naudyokan lamang.
ng masamang hangarin. Kaya nga ho ang pagiging apostol, ang pagiging pastor at lingkod ng Diyos, hindi ho gitpanganangin na kung saan ay ididistino sa isang lugar at tatanungin yun. Bishop, DS, DSE, magkano ho bang sweldo doon? Alalahanin mo, Bishop, elder na ako. Orden elder na ako. Dapat sa lugar na yan. Saka lamang ako pupunta yan kung tiyak na bibigyan ako ng higit sa 3,000. Yes, iba na yung hangarin. Yes, kaya nga sinasabi ng ating regional bishop Joey Lapitan, ang ating tungkulin ni pangaran ng may katapatan, ang ebanghelyo ng kaligtasan, palapakan natin ang Panginoon ng may katapatan. Yes, ng may katapatan, ang ebanghelyo ng kaligtasan, yan po ay higit na pangunahin sa atin. We preach, we teach, we heal, we proclaim the gospel. Yes, we say diversified tongues. Yes, we help. And even, we speak diversified tongues. At ano bang ministry natin, yan po ay ginagawa natin. Because, mahal na mahal natin ang Panginoon. Yes, because tayo po ay mananampalataya kay Jesus Christ. Sapagkat maliwanag sa atin na tayo po tinawag, pinili, hinirang at sinusugo ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Yes, totoo yung sinasabi ng kapatid na Minister Leonardo Dato. It's a great blessing to be called a servant of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Servant of God. Alipin ng Diyos, lingkod ng ating Panginoon. Yes, kung tayo ay mga servant at lingkod ng ating Panginoon Jesucristo, yes, tayo po ay magtatapat sa Kanya. Tayo po ay patuloy na naudyukan ng Kanyang pag-ibig. Na tayo po tuloy-tuloy na inudyukan ng Kanyang banal na Espiritu, ng Kanyang kalooban, ng Kanyang layunin, ng Kanyang desire for us to serve and to give the best expression of our faith and love unto Jesus. Hallelujah! Mga kapatid sa Panginoong Diyos, nitong tungkulin na mga apostles sa New Testament na binabahagi sa ating mga kapatid sa Diyos, na kung saan ay nakapaloob din dito yung di umanong burdens. Hallelujah! Nung ikaw ba'y tinawag ng Panginoon, ano bang burden na sa iyo? Kapag ikaw ba'y inaatasan ng Panginoon na gawin mo ang bagay nito, ano bang burden na nakita mo, nadama mo? Yes, po rin ang Panginoong Diyos. Thank you, ma, very much for the presence of Deaconess Julie Padalina dyan sa bandang General Tinton 9 Ecija. Yes, maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay ng hamon at inspirasyon sa pamagitan ng Bishop Lito through Rival Ministry sa Diyos, ang pinakamatas na kapurihan. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes, nung tayo po ay naging mananampalataya sa Panginoon, anong burden ang imaninipes ng Panginoon sa atin? Yes, sa ating pagiging bahagi ng Kanyang Iglesia, sa mga ginagampanan natin ng mga ministries, using our spiritual gifts, ano yung nakarating sa atin ng mga burden? At gayon din, bakit tayo susunod sa Kanya? Bakit gagawin natin ang isang bagay na inuutos sa atin? Ano bang burden meron na ipinarating sa atin ng ating Panginoon Diyos? Hallelujah! Ngayon, itong atungkulin na ito ng mga apostles sa New Testament, mga kapatid sa Diyos, na kung saan ay nakapaloob ang ilang mga bagay. Unang-una, iyon hong tinatawag, umano mga kapatid sa Diyos, na urgency. Yes, an urgent God-given desire to maintain the purity of the church and its separation from sin and the world. Hallelujah. Yes, ang sinasabi natin, Regional Bishop Joey Lapitan, ng isang alipin ng Diyos ay may kapakumbabaan sa na sumusunod ayon sa naisin ng Diyos at hindi ang ating mga nasain ang dapat na mangyari. Totoo yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yung nasahin ng Panginoon, yung kalooban ng Diyos, yung nararapat sa Diyos, yung naayon sa Diyos, at gayon din yung magpaparangal sa Diyos, at yung ikabubuti, ikaliligtas ng tao. Hallelujah.
ang napapanahon lagi na kung saan may urgent na nais ng Panginoon ay pinagkakatiwala niya sa atin na kung saan ay lalo pang maging marubdub at baningas. Ang ating pagnanais na kung saan ang iglesia ng Panginoon ay patuloy na dinadalisay ng Panginoon. Patuloy na pinupurify ng ating Panginoong Diyos at gayon din na kung saan patuloy ng iglesia. Lahat ng mga lingkod ng Diyos at mga mananampalatay kabilang sa iglesia na yan. Na kung saan ay sinisikap na hindi na po namumuhay sa sananan at gayon din na hindi na ho napasa sa ilalim sa nais ng sanglibutan na ito ni Jehovah. Kaya nga ho, I suggest that you will read contemplately and sincerely. 1 Corinthians chapter 5 verses 1 to 5. Yes, 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 18. James chapter 2 verses 14 to 26. 1 Peter chapter 2 verse 11. Chapter 2, 4 verses 1 to 5. And 1 John chapter 2 verse 1 verses 15 to 17. At gayon din sa mga susunod pa. Yes, chapter 3, verses 3 to 10. Hallelujah at praise the Lord. Kaya nga ho, sa bawat panawagan ng Panginoon, sa bawat mandato ng ating Panginoon ay always urgent po ang kanyang ipinaparating. Pag sinabing urgent ay hindi po ipinagpapaliban. Pag sinabing urgent ay nandun lagi sana yung maaga. Yes, na magiging katugunan ng iglesia, na magiging katugunan ng bawat isa sa atin, hindi yun, bukas na lang. Pagdating ng bukas, eh, bukas na lang. Pagdating ng pangatlong araw, sasabihin naman, bukas na lang. Next month na, sasabihin pa rin, bukas na lang. Nakalipas ng isang taon, bukas na lang, kabubukas, bukas. Hanggang sa napag-iiwanan. Pagdating, paglampas ng isang taon, nasa church, aba, ang ganda ng church natin. Ano bang nangyari dito, Himanga? Yes, sa kanyang kabubukas-bukas. Yes, akala niya na hindi huusad ang gawain ng Panginoon, pero merong kakasangkapanin ng Diyos, pero ang masagit, merong napag-iiwanan sa napakalahang gawain ng Panginoon na sana iyong talent, yung special gift, at yung ministry of gift na pinagkatiwala ng Diyos sa kanya ay nakabahagi sana. E di wow! Di ho ba mga kapatid sa ating Panginoon? At gayon din mga kapatid sa Diyos na nakapaloob sa burden na ito sa tungkulin ng mga apostles sa New Testament na siya rin ang challenge niya sa bawat isa sa atin. Itong burden na ito mga kapatid sa Diyos ay nagpapatuloy po ito. A continuing burden ng ano? To proclaim the New Testament Gospel. Hallelujah! Mula verse 1 ng chapter 1 ng Matthew hanggang doon sa huling versikulo ng New Testament, especially that particular important and urgent Gospel of Jesus Christ, His teachings. Hallelujah! A continuing burden to proclaim the Gospel from the New Testament at gayon din a burden na kung saan dinidipensahan natin ang Gospel na ito laban sa anumang heresy, laban sa anumang mapanirang mga turo at mga mapanirang ginagawa ng kasamaan at diablo. Di ba? Kaya nga ho, meron mga false teachers. Kaya nga ho, meron mga tao, ang kanilang desire, ang kanilang burden ay, ang kanilang burden, ganun. Alala ko tuloy yung sinabi ni Yumaong Reverend Cirilo Kasigunan Jr. na Makata sa lahat ng kanyang nakabilangan na annual conference
sa UMC? Sabi niya, ang masarap daw sa buhay ng tao ay iyong kumain ng libre. Pagkatapos ay pag-usapan ang patungkol sa buhay ng ibang tao, lalo na iyong paninirang puri sa ibang tao. Yes, may mga ganitong kasitwasyon maging sa iglesia, lalo sa sanglibutan na naroon tayo, mga kapatid sa Panginoon, maging sa larangan ng politika, maging sa larangan ng nangyayari sa buong sanglibutan na ito, sangkatutak ng mga heresies, sangkatutak ng mga teachings, false teachers, false teachings, laban sa tunay na ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. And we as the church, headed by Jesus Christ, and we as church workers, members, and lay officers, and leaders of the church we belong, kailangan po na magpapatuloy po ang ating burden na lalo nating nasain na kung saan ay ipamahayag ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo, at gayon din na kung saan maigting na ating pong dimensan. Maigting natin pong ipagtanggol, hindi natin iko-compromise ang katotohanan ng ebanghelyo. At sa bagay na yan, matutuwa ang Panginoon Diyos. At sa bagay na yan, I suggest, mga kapatid sa Diyos, basahin ninyo ang Romans chapter 16 verse 17 at gayon din ang 1 Corinthians chapter 11 verse 2 at gayon din, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, 2 Corinthians chapter 11 verses 3 to 4 and verse 13, Galatians chapter 9, chapter 1 verse 9, and then 2 Peter chapter 2 verses 1 to 3, 1 John chapter 4 verses 1 to 6, 2 John chapter 11 to 7, at gayon din Jude 3 to 4 and 12 to 13. At merong mga bagay sinasabi dyan. Yes, ang sinabi nga naman ng katipatid educator Jusely Makatog Galbakrig dyan sa bandang Paribelas Bataan, a blessed day to everyone. Thank you manamas at gini sa inyo lahat dyan at gini. Mula sa kapatid na Regional Bishop Joey Lapitan, let us proclaim the true gospel of Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. The true gospel of Jesus Christ. Hallelujah at praise the Lord. Alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, ang pagiging lingkod ng Diyos, talagang lipos ng maraming sakribisyo. Yehova. Sakripisyo na kung saan ay pati buhay natin, pati panahon natin at pinakamahalaga sa buhay natin, iniaalay po natin. Para lamang nitong sinasabi ng kapatid na educator Jusely Makatog Galbakrig, humayo tayo at maglingkod. Help us, Lord. Yehova. Gumawa tayo ng gumawa sa larangan po ng ministeryo at paglilingkod sa Panginoong Diyos, hindi tayo naitataas. Di ho ba? Ang Diyos pa rin ang naitataas. Ang Diyos pa rin ang nawawalhati. Ang Diyos pa rin ang siyang kinikilala natin na kung saan ay tutulong sa atin. So many persecutions. So many hardships. May mga panahon na kung saan ay umiiyak. May panahon na kung saan ay para bagang ayaw na sa ministeryo. Pero ang napakahirap pala kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon, mga karay doon sa Panginoon, kapag ikaw ay tinawag na tinawag ng Panginoon sa ministeryo, ang pinamakahirap na gawin mo ay yung iwanan mo ang tuluyan, ang ministeryo na kung saan tinawag ka ng Diyos. Kahit na sa panahon na hirap ka na, kahit na sa panahon na kung saan ay wala ka nang malalapitan upang matulungan ka sa iyong kalagayan, may panahon na sumusuko ko na, may panahon na nahihirapan ka, lalo na kung nasa panahon talaga hindi ka maintindihan, lalo na sa panahon na yan na kung saan mas marami pa yung puna na matatanggap mo, rather than to appreciate you as a worker of the Lord.
Gaano man kahirap yung dinadaanan, ang pinakamahirap pa rin na desisyon na gagawin mo ay yung lilisanin mo ng lubusan ang ministeryo na kung saan tinawag ka ng Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo, narasan ko rin yan. Nagse-seminaryo pa lang ako. Nakatapos na ako ng 2 taon. Pagkatapos, by struggle, na kung saan ipinaglaban ko. Sa prinsipyo na kung saan ang isang pulisiya ay dapat na mag-apply sa lahat at walang pinipili, walang kinikilingan. Pagkatapos, siniyuyug-yug ako na kung saan ay naisip ko na umalis na sa ministeryo niya bago mag-senior years sa seminaryo para makatapos. Pero pinaglaban ko. Yan ang panahon ay dinistino ko na hindi ko alam kung full-time pala ako noon. Ang akala ko ay part-time lamang ako. Pero pinaglaban ko. Alam yung ginawa ng Diyos. Patuloy ako sa pag-aaral. At sa akin panapunta yung Central Conference sa scholarship. And I praise the Lord for that. Pero nais ko nang umalis sa ministeryo noon. Hindi lamang yan, kundi meron pang mga bahagdan na nangyayari na kung saan ay sinusubukan ka at inuudyukan ka ng mga pangyayari na kung saan ay iwan mo ng ministeryo ng Panginoon. Lalo na kung inaakala mo na ikaw ay pumasok sa pagiging mananampal at pagiging lingkod ng Diyos na wala ng problema, na wala ng mga balakid. Eh, sa pagpasok pala sa ministeryo, mas lalong merami kang mararanasan na problema. Mas maraming haharapin ng mga sirkomstansya. Yuyug-yugin ka. At tinitignan kung saan yung pananampalataya mo. Tinitignan kung hanggang saan yung lalim at lawak ng burden meron ka sa iyong tulugunan na pagtawag ng Panginoong Diyos. Pero ang mainam, mga kapatid sa Panginoon, sa gitna ng mga ganyang sitwasyon ay meron laging liwanag na nanggagaling sa Kanya. Merong laging hope na nanggagaling sa Kanya para hindi tayo maging hopeless. Meron laging strength na nanggagaling sa Kanya upang hindi tayo mawalan ng lakas at maging ng tapang. At ang sigreto para, mga kapatid sa Diyos, sa mga panahon na ganyan ay binabalik-balikan mo kung paano sa una at pinakaunang pagkakataon na naranasan mo ang lambing ng Panginoon. Nanaranasan mo ang pagkilos ng Diyos. Nanaranasan mo yung pag-ibig na tinatanong ni Jesus kay Pedro. And then you began to realize with deeper contemplation that still God is good. And still the final say, I within the bounds of the one who called us. Hallelujah. Yes, sinasabi ng ating kapatid na Lemiristal yun, Nathan, nakalulungkot din po na may mga pastor na siya ang nagiging problema ng church. At pagalis po ay nagiiwan po ng masasakit na salita laban sa mga leaders ng church at sa church sa kabuuan. Makulay po talagang maglingkod sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Kaya nga ho, ang ministry, ito ho ay isang very challenging status ng ating buhay sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, tayo na mga lingkod ng Diyos, tayo na mga laiko sa iglesia, ang sinasabi ni Apostol Pablo ay lahat
ay magkaisa sa pananampalataya. At gayon din sa pagkakilala sa anak ng Diyos at gayon din sa pagiging ganap ng ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Jesucristo at gayon din na kung saan ang bawat burden ng bawat isa, tayong lahat ay nagpapalakasan. Tayong lahat ay nagtutulungan. Sa iglesia ng Panginoon, wala hong bida. At wala ho dapat kontrabida din, bagaman meron din. Kundi hayaan natin ang lagi na maging bida sa lahat. Walang iba kundi ang ating Panginoon. At tayo ay mga servants, mga alipin ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, mga pinagkatiwalaan ng Diyos, at gayon din, inaasahan ng Panginoon na from one generation to another generation, from this context of generation, magpapatuloy ang apostolic ministry na sinimulan ni Jesus at gayon din sa mga pinagawa ni Jesus sa kanyang first 12 disciples at gayon din kay Apostle Pablo at sa lahat ng kanyang kinasangkapan na sumunod na magbahanggang sa ngayon sa ating kalagitnaan. Hallelujah! Kaya nga po mga kapatid sa Diyos, isaalang-alang natin lagi ang mga ito sapagkat importante. Pinagkatiwala ng Diyos ang iglesia sa atin upang ang iglesia mahalin natin. Upang ang iglesia ay maging dalo ng kanyang kalooban at gayon din ang kanyang mission, ang kanyang gospel at tayo ng mga lingkod ng Diyos. Mga laikuman, mga pastor man, tayo man ang mga prophets, tayo man ay mga nagtuturo, tayo man ay biniyayaan ng iba't ibang klase ng spiritual gifts. You and me and all of us, meron tayong papel na gagampanan na yan ay mula sa Panginoong Diyos at ang tagumpay niyan. Nakasalalay lagi sa gagawin ng Diyos na pagtatagumpay, pero kailangan niya na tayo po ay merong sinsiridad, merong katapatan, obedient tayo sa Kanya at manatili sa ating mga puso ang mga burdens niyan na kanyang iniwanan. Yes, katulad ni Jesus na tinatawag natin lagi, God is good, all the time God is good, at ganyan yung tinatawag natin lagi, dakilang kanyang katapatan. Kung paano matapat ang ating Panginoon, inaasahan din ng Panginoon tayo po yung maging matapat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, lahat po ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Ngayon po ay ating pambatiin ng mga kapatid natin na kung saan ay sila po ay mag-celebrate ng kanilang birthday, katulad po ng kapatid na Isabella Taguba. Ganyan kapatid na Brenda Lo Cadelinha ng Dipolog City ng Mindanao. Ganyan kapatid na Kenneth Agruda Alfonso Lista. At ganyan din si kapatid na Janet Gawat ng San Mateo Isabela. Ang kapatid na Greg Aguinaldo ng San Mateo Isabela. Yes! Thank you sa presence ng ating kapatid na Ricardo Latawan dyan sa bandang Maribeles Batan. Ang kanyang comment, praise the Lord. Yes, amen sa Panginoon. At gayon din ang kapatid na Bernie Martinez ng Quezon City. Yes, Sienna Balot. Gayon ang kapatid na Charlene Tangonan, Dory Ramos Tangonan Balios ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. At gayon ang kapatid na Benji Tangonan ng San Mateo Isabela. At gayon din ang Sarah Jane Baralia ng Puerto Princesa City, Palawan. At ganyan kapatid na Merly Bautista, ang kapatid na Mercy Parchmenta Yumol ng Maribelas sa Bataan. At lahat pa ng magbe-birthday sa araw na ito. At kapatid daw sa Lito de Guzman ay sa ibang date pa pala, pero advance sa happy birthday. At gayon din po, pinaparating natin ang ating pagbati sa Kalasyaw Educational Center diyan sa bandang Kalasyaw, Pangasinan, headed by Dr. Diconis Chita Armilian and Arsenio Art Milian on their 33rd founding anniversary ng Kalasyaw Educational Center. Hallelujah! At tayo po ay magsilapit sa paanan ng ating Panginoong Diyos. Aming Ama at aming Panginoon, salamat po sa buhay ng lahat ng mga kapatid na ito at maging sa mga hindi naming natukoy na mga pangalan pero birthday nila, Panginoon,
sa araw na ito, Panginoon Diyos, saan man sila naroon. Patuloy mo silang pagpalain, pangunahan, patuloy mo sila, Panginoong Diyos, na i-bless sa tuwi-tuwina. At patuloy, Panginoong Diyos, na sila pipagarian, gawaran mo na maayos na kalusugan, pagtatagumpay, at gayon din marami pang taon na sasapit sa kanila, na kanilang ipagdiriwang. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin sa bawat isa sa kanila. Amen at amen sa Panginoon, at gayon din ng added comment na kapatid na Ricardo Latawan, na kakalungkot ang mga pastor na nag-iiwan, hindi maganda sa church po. Pero salamat dahil nakapagtatag sila ng pananampalata. Yes. Amen at amen sa Panginoon. Kaya dito, kailangan po natin na ipanalangin natin lagi ang mga manggagawa ng Diyos. Yes. Ano man ang kalagayan ng ating mga manggagawa, we have to pray for them. Yes. Kung meron man sila mga pagkukulang, tulungan natin sila. Kung meron man silang kakulangan, tulungan natin sila. Anong malay natin, baka sakaling sila ay maging maayos, maging okay ang kanilang ministry, ang kanilang buhay. At gayon din tayo ng mga lingkod ng Diyos. We have also to continue support and to pray for our flocks. Magkakaiba yan. Kaya sinasabi ko ang hirap ng lingkod ng Panginoon. Kung ikaw ay pastor sa isang congregation, meron kang 1,000 members. Iyan po kadami ang haharapin mo na iba't ibang klase ng sitwasyon sa iglesia. Kung within that 1,000 members, 500 ang may problema at lahat ay lalapit sa iyo, pastor, itong problema ko. Di ba? Kailangan pastor ay maging laging handa. Yes? Di ba kapatid na Pastor Amelita Celestra? Nang binangonan na Talim Island, Rizal, yes, ang kanyang comment ay isang mapagpalang umaga po, Bishop Lito Tangonan and Ma'am Jean. Yes, nasa bataan po ngayon si Ma'am Jean. Salamat po sa Ride On Ministry. Nawa po ay patuloy po kayo, Bishop, na sa pagpapahayag ng mabuting balita sa buong mundo. Amen at amen. God bless. Yes. God bless. Yes. Tingnan natin yung Seymour niya. Yes, purihin natin ang Panginoon at alila, hindi ko na makita yung Seymour. Purihin natin ang Panginoon. Diyos, thank you so much for that comment and prayer. Hallelujah, praise the Lord. Pagpalain kayo lagi ng ating Panginoong Diyos. Kaya importante ho mga kapatid sa Panginoon ang lingkod ng Diyos. Patuloy po na nag-aaral niyan. Maigtig ang kanyang panalangin. At hindi talaga mahirap niyan sapagkat sa church ay iba-iba yan. Kung meron kang church, lalo na sa urban setting, ang membro mo ay meron mga managers, meron mga doctors, meron mga bugado at iba't iba. Kaya nga, ang challenge sa worker ng Panginoon, iyon hong pag-ibig natin sa Diyos ay kinakailangan po na maging versatile, jack of all trades. Ano mang sitwasyon, ano mang context ay maaari tayong tumugon. Hallelujah, praise the Lord. Pero nandiyan ang Panginoon na tumutulong sa atin. Hinahasa tayo sa bawat panahon ng ating buhay sa larangan po ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya, importante ho na ang church sa pangunguna ng mga lingkod ng Diyos, yung equipping ministry. Yung mga training, yung mga seminars na pangunguna. Upang sa kanon yung burdens ay maipasa. Upang sa kanon ay yung gawain na napakalawak ay merong tutulong sa iba't ibang gawain ng Panginoon kapag na-empower ang mga layko sa iglesia. Yes, maaasahan natin sila. At mag-e-enjoy sila ngayon sa ministry ng Panginoong Diyos na kung saan dati ang pinag-uusapan lamang ay ganito, ngayon sila po ay na-empower, natutunahasa ang pinag-uusapan nila kung ano yung mga blessings na kanilang na-receive sa Panginoon sa kanilang paggampan ng mga ministeryo ng kanilang ginagampanan. Di ho ba? Hallelujah at praise the Lord at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang Kalasyaw Educational Center ng Kalasyaw Pangasinan, Panginoong Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang pamunuan ng mag-asawang Dicolisa Dr. Chita Millan and Arsenio Millan
Nao, Panginoong Diyos, ikaw ay gumabay sa kanila sa araw-araw at sa tuwina at gayon din, Panginoon, ang kabuuan ng pamunuan, ang mga estudyante, mga parents, Panginoong Diyos, ang mga kaguruan at lahat, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, lalo na po sa panahon ng pandemyang ito, Panginoong Diyos. Umaasa kami, Panginoong Diyos, anong pangailangan ng paaralag ito ay ikaw pong magpala. Salamat po sa kanilang 33rd founding anniversary, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat ministry na ginampanan nito, sa bawat natulungan ng mga estudyante sa nakalipas na panahon. Panginoong Diyos, more and more founding anniversaries na i-celebrate ng Kalasyaw Educational Center. In the mighty name of the living God, ito po ang aming panalangin. Everybody will say amen at amen unto the Lord. Yes, amen at amen sa ating Panginoon. Ating pong batiin ang awit ang mga kapatid na ito na magse-celebrate today. Mabuhay ka naw at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maning ni hulumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Inihiling namin pagpalain ang mga araw upang darating, ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Hulumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mo walang kapara. Ang tahanan ngayon nagsasaya ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwinan. Hulumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyo lahat. Happy founding anniversary Kalasyaw Educational Center. Palakpakan po natin lahat po ng mga birthday celebrants at ganyang 33rd founding anniversary ng Kalasyaw Educational Center, Kalasyaw Pangasinan. Hallelujah, praise the Lord. At itir natin ng kanilang celebration sa pagkakataon na ito. At tunay ka naman na nakabuti ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. At gayon din ang mga prayer requests na pinarating sa atin mula via messenger. Purihin natin ang Panginoong Diyos mula sa ating kapatid na yes, Lolita Palma. Yes, mag-asawang Mr. Chody Palma and Mrs. Lolit Palma na nandyan sa bandang Papua New Guinea. As of yesterday, ang kanilang prayer request, amen, thanks po Bishop, we need it. Cause pareho po kami ng asawa ko may sakit, 2 weeks na din po. Thanks for including us in your prayers po. Hi po Bishop, trangkasa po, kaya lang tumagal na ng 2 weeks. Kaya po hirap na hirap po kaming mag-asawa, nanlalambot na kami, thanks po. Yan ang paabot ng mag-asawang ito at salamat din sa iyo kapatid na Lolit Palma sapagkat araw-araw nagpapadala ka ng mga messages, reflection from the Word of God. Ay tayo po ay magsilapit sa banal na presence ng ating Panginoon.
Hallelujah, praise the Lord at amen sa Panginoon. Thank you so much sa buhay ng mag-asawang Jody Palma, na ito rin po ay anak ng pastor. Yes, ito ay pastor ng UMC. Ngayon din ang asawa niya, si Lolita Palma, Panginoon. Kila Panginoong Diyos ay mula dyan sa Taytay City, Rizal, pero sila Panginoon na nanirahan dyan sa Pabuan, Eugene. Tunghayan po ninyo o aming ama at aming Diyos ang mag-asawang ito. Sapagkat sa kasalukuyan ay 2 weeks na po sila na meron pong karamdaman na trangkaso. At hirap na hirap sila, Panginoon, sa pagkakataon na ito at sila po ay nanlalambot. Kaya nga po, Panginoon, ay aming pong nilalapit sila sa inyong banal na paanan upang sa ganun, Panginoong Diyos, makaramdam sila, Panginoon, ng kapanatagan, ng kalakasan, kapayapaan na nanggagaling sa inyo, Panginoon, maging ang kagalakan, Panginoong Diyos. Tulungan mo sila, Panginoon, na kanilang malagpasan nitong karamdaman nila. Gawad po ninyo, Panginoong Diyos, ang inyong lubos na pagpapagaling at pagpapalakas, maayos na kalusugan at pangangatawan, Panginoong Diyos. Pagpalay mo rin ang kanilang buong pamilya. At gayon din po, Panginoong Diyos, na kung saan sila po ay patuloy na maging maayos, ligtas, naproprotektahan at natutugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw at maging sa tuwit-tuwina. In the mighty name of Jesus Christ, amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Yes, ako rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat naging maayos po at matagumpay ang paglalakbay ng aking anak at gayon din ng aking misis at ang aking biyanan na kung saan ay pumunta dyan sa bandang Hermosa, Bataan. At nais ko pong i-shout out ang doktora ng municipality dyan sa bandang Dinalupihan, Bataan Bayan, na ito po ay anak din ng lingkod ng Diyos, mga Gabriel dyan at puri ng Panginoon at gayon din ng kapatid na dating DSE Reverend Reverend Luis Cruz ng Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan, for your assistance to this very important concern. Alam niyo po ay sa panahon na ito ay napakahirap po ang magkasakit at sinubukan namin na kung saan makipag-ugnayan sa ilang hospital at mga laboratories, pero by schedule pa at next week pa. Pero sumasakit yung aking binan at kagabi ay tumuli na sila. Yes, midnight. At nakarating naman sila na maluwalhati, nandun na sila ngayon sa Bethany at purihin ng Panginoong Diyos para mangyari yung ultrasound at anumang kaukulan na result nito at medical procedures na kanyang haharapin ay purihin ng Panginoong Diyos. At nais ko rin i-shout out ang kapatid na Reverend Rodel Serrano ng New York 18 Medical Church. Salamat din sa concern mo, sa prayer mo, and so on and so forth. May the Lord continue to bless you. Hallelujah. Praise the Lord. Added comment muna sa nagbatid na Melita Celestra, Bishop Lito, pag-isama po sa prayer ang Subay Mission, unang pagsamba linggo po. Yes, itong darating na linggo. Kaya tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito in the mighty name of Jesus Christ. Kami po'y nakipag-ugnayan sa inyo at nilalapit, Panginoon, ng kalagayan po sa kasalukuyan ng aking mother-in-law. Yes, biyaya kasi Gran Domingo at ikaw po ang siyang manguna at magpala sa kanya, Panginoon, sa kanyang pinagdadaanan na karamdaman. At umaasa kami, Panginoong Diyos, na siya'y maibsan at mapagaling sa karamdaman na ito, Panginoon, sa iyong gamay, sa inyong tulong, sa inyong paghahari. At salamat din, Panginoon, sa mga kapatid na kung saan ay umaasikaso at maging sa mga lingkod, medical, Panginoong Diyos, yan sa bandang Bataan, ay salamat po ng marami and may continue to bless them sa lahat po ng larangan ng kanilang mga buhay at sila magpatuloy, Panginoong Diyos, na iningatan, prinoprotektahan mo at kinakasangkapan, lalo na sa panahon ito ng global pandemic. At umaasa kami, Panginoong Diyos, na maging matagumpay po ang kanilang mga paglilingkod
at maging sa kanilang mga pangailangan sa araw-araw, Panginoon. Gayun din po, Panginoong Diyos, ang nitong Subay Mission Church diyan sa bandang Talim Island ng binangon ng Rizal, Panginoong Diyos, sa pangunguna po ng Pastor Celestra. Nasawa naman ang kapatid na Melita Celestra, Panginoong Diyos. Pagpalay mo ang kanilang pagtitipon bilang pagsamba, Panginoong Diyos, sa unang pagkakataon na ito po ay magabayan sila mapagpala at patuloy na pagpalain mo at hamunin, Panginoong Diyos, lahat po ng mga kaanib dyan. At umasa kami, Panginoong Diyos, at gayon din ang pastor namin na si Jaime Celestra, ang iyong patuloy na pag-iingat at pagliligtas at pagtatagumpay ng kanyang pangunguna at sa lahat ng mga ministries na kanyang ginagawa, Panginoon, hindi lamang po dyan sa bandang Subay Mission, kundi sa iba pang apat na mga mission churches dyan sa bandang Talim Island. Punuin mo siya, Panginoong Diyos, ng iyong karunungan at kaalaman at gayon din po, Panginoong Diyos, sa lahat po ng pangailangan ng buong pamilyang ito ay matugunan. Lalo na lo, Panginoon Diyos, na sila po ay safe lagi, healthy lagi, at gayon din, Panginoong Diyos, sa mga kabuhayan at pangailangan po ng mga kaanib niyan, pagpalain mo silang lahat. In the mighty name of Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Aming Ama at aming Panginoon, salamat po sa bawat mensahe na ipinaparating mo sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos, ng iyong hamon ay patuloy na kung saan ay nagbibigay po sa amin ng encouragement, ng kalakasan, Panginoong Diyos. Tunay nga naman, Panginoon, na nagpapasalamat kami sa iyo, Jesu Cristo, na siyang naging pasimuno ng lahat, ng naging bunga ng iyong pagpapagal, ng iyong paghihirap, ng iyong kamatayan, ng iyong paggabuhay na maguli at sa lahat ng iyong katuruan at ginampanan na ministries and mission sa iyong kapanahunan na kung saan ay nagbunga po ito ng wagas at malawak, Panginoon, sa mga kinasangkapan mo ng mga unang 12 apostles at maging sa Apostol Pablo at maging sa lahat ng mga tinawag mo pinili, hinirang at insinugo sa bawat parte ng bawat bansa sa buong mundong ito, Panginoong Diyos. Salamat po ng marami. Salamat po sa kanilang naging buhay. Salamat po sa kanilang buhay na kontribisyon sa paglinang espiritual at gayon din, Panginoon, sa paglawak ng ministeryo at gayon din sa patuloy na pagdagdag ng pagtatatag ng iglesia sa bawat pagkakataon sa buong mundong ito. In the mighty name of Jesus Christ, patuloy, Panginoon, nakasangkapanin mo kaming lahat sa iba't ibang kaparaanan. In the mighty name of Jesus, lahat ay magsabi ng amen sa Panginoon. Salamat din sa added comment ng ating kapatid na Melita Celestra. Thank you very much. Pagpalain ka ng Panginoon at gayon din ng kapatid na Imelda Tolentino dyan sa bandang Beatitudes and Methodist Church ng Urani, Bataan. Yes. Purihin ang Panginoong Diyos at ang kanyang comments. Salamat sa ating Panginoon at naging mapayapa biyahe ng aking pamangkin Kevin na Tolentino sa Taiwan. Yes, naka-quarantine po siya 14 days. Praying for his good health. Praying our Lord Jesus be with him always. Yes, purihin natin Panginoon, the mighty name of Jesus Christ. Salamat po sa inyong gabay sa kapatid na Kevin Tolentino, Panginoong Diyos, sa kanyang paglalakbay, Panginoon, na mapayapa at matagumpay, Panginoon. At dyan sa Taiwan, Panginoon, ay haharap sa 14 days na quarantine. Tulungan mo siya at gabayan, Panginoong Diyos, upang maging negatibo, maayos po ang resulta nitong kanyang quarantine, Panginoong Diyos. At kung ano man ang siyang layo ng kanyang pagpunta dyan sa Taiwan, Panginoon, ikaw pong mag-ingat, sumubaybay at magpala sa kanya sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na at gayon din ang kanyang buong pamilyang kinabibilangan, Panginoong Diyos. We pray for your protection sa kanya at gayon din na magimalusog ang kanyang pangatawan
at maging maayos at matagumpay ang kanyang trabaho na gagawin diyan sa banyang Taiwan. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Please extend my regards sa kapatid na Kevin Tolentino. Yan bandang Taiwan. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din natin mga kapatid na kung saan ay sila po ay nasa banig din ng karamdaman maliban sa mga hindi natin kilala pero kasama lagi sa ating mga panalangin katulad po ng mga total cases ng COVID-19 variant sa Mandaco, sa iba't ibang bansa sa buong mundong ito at maging sila na nasa pagamutan, nasa quarantine facilities, sila na nasa loob ng tahanan, ano ba ng kanilang mga pinagdadaanan, we continue to pray po ang lahat ng mga ito. At tunay nga naman na napakabuti ang Diyos at maasahan natin sa lahat ng pagkakataon. Kaya importante po ang pananalangin sa banal na presence ng ating Panginoong Diyos. Kaya tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama, aming Diyos, ang aming great healer and great provider. Kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoong Diyos, para po sa lahat ng tinamaan ng COVID-19. Na nasa mga pagamutan, quarantine facilities at sa lahat pa ng mayroong karamdaman, Panginoon, sila man ay nasa hospital o nasa kanilang tahanan, Panginoong Diyos, di man namin sila kilala, pero kilala po ninyo lahat po sa kanila. Tulungan po ninyo sila, Panginoong Diyos, sa kanilang mga pinagdadaanan sa kasalukuyan upang sila, Panginoon, ay makararanas ng inyong haplos, ng inyong pagmamahal at gayon din ng lubos na kagalingan at kalakasan na kailangan nila. Nang mapaayos din, Panginoong Diyos, ang kanilang physical na kalalagayan, kalusugan at gayon din, Panginoon, ang kanilang mga spiritual na pangailangan sa araw-araw at maging ang kanilang mga pangailangan financial, Panginoon, lalo na sa panahon na ito na napakahirap. Ikaw, O Diyos, ang siyang inaasahan namin, natutulong po sa lahat sa kanila. Kaya pagpalain mo at pangunahan, Panginoon, at kasangkapanin na mabisa lahat po ng mga institusyon na ito na ginakasangkapan mo. Ang mga medical frontliners and other frontliners, Panginoon, in the government, at gayon din sa private world, at gayon din sa mga religious institution, at sa iba't ibang mga sectors, Panginoon, sa bawat bansa, Panginoong Diyos, patuloy po ninyo pagpalain at gayon din, Panginoon, na kung saan nitong paglaban ng global pandemic na ito, Panginoon, na isang napakahirap na sitwasyon, O Diyos, ay tulungan mo lahat ng bansa, Panginoon, na malunasan ito nang sa gayon ay sa darating na maagang panahon ay mawawasak na itong COVID-19 global pandemic at maging ang variant. Sa pangalan ng Jesucristo at gayon din sa pamagitan ng kapangyarihan ng inyong Santong Espiritu, ng inyong mga salita na buhay at matalas at gayon ni Panginoon sa pamagitan ng iyong banal na dugo at ng aming pinagsama-samang mga panalangin, Panginoon, na amin pong dinadala sa inyong banal na presence, O Lord. O aming Ama at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, dalangin po namin ang kanyang lubos sa alingan at kalakasan niya. At umasa kami, Panginoong Diyos, na maging itong nangyayari na kasalukuyan na vaccination sa lahat ng dako sa buong mundong ito. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, na maging kaparaan upang malubos, Panginoong Diyos, ang kagalingan at kalakasan ng lahat ng mga tao sa buong mundo, Panginoon. Mapalakas ang immune system at magkaroon, Panginoon, ng mabisang sangkap, Panginoong Diyos, na panlaban sa virus, Panginoon. At higit sa lahat, ikaw mismo, Panginoon, na siyang pinakalakas namin, pinakasolusyon at tagalingan namin, Panginoon. Umaasa kami, Panginoong Diyos, na mga pangyayari pong iyong kalooban. Nanaw, Panginoon, ay mapabuti ang kalagayan ng matuturukan. At gayon din, Panginoong Diyos, na maging matagumpay ang mga vaccination na ito na nangyayari, Panginoon, sa kabuuan. Pagpalain mo ang pamunuan ng bawat bansa. Pagpalain mo, O Diyos, lahat po ng mga nanunungkulan. Pagpalain niyo ang mga iba't ibang mga kagawaran,
mga ahensya ng gobyerno at maging sa lahat po ng mga establisimento ng bawat hanay sa iba't ibang larangan, Panginoong Diyos, anumang problema merong kami sa kasalukuyan, ay malulunasan po, Panginoon, ng karampatang solusyon na Ikaw ang siyang inspirasyon at gabay. Umaasa rin kami, Panginoong Diyos, na kung saan ang bawat isa ay magkaroon po ng matibay at masaganang hanap buhay, Panginoon. Kaya nire-request mo namin, Panginoong Diyos, na muling managana ang ekonomiya ng bawat bansa, Panginoon, at ang bawat mamamayan, bawat pamilya ay magkakaroon po ng stable and sustainable livelihood, Panginoong Diyos. Pagpalain mo rin lahat po ng mga overseas Filipino workers na nasa iba't ibang panig ng buong mundong ito, na nakikipagsapalaran pero umaasa, Panginoong Diyos, sa inyong gabay at pag-iingat at pagliligtas. Pagpalain niyo silang lahat, proteksyonan at gabayan, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay maging mabuti ang kanilang mga pinagkatrabahuan upang hindi sila saktan, upang hindi sila makararanas, Panginoon, ng pang-aapi. Maging matagumpay, Panginoong Diyos, ang kanilang mga trabaho at gayon din na maging malusog ang kanilang mga pangatawan at gayon din, Panginoong Diyos, na pagpalain mo ang kanilang mga pamilya na kinabibilangan dito sa Pilipinas. At gayon din sila na mga Pilipinos na kung saan nakamag-migrate na sa iba't ibang bansa. Pagpalain din po ninyo silang lahat. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. Sa mga kapatid namin na kung saan ay patuloy po namin ay pinapanalangin, katulad po ng kapatid na Reverend Abbot Belies and Don ng God's Heart Mission Church, sa kanya pinagdadaanan na karamdaman, Panginoong Diyos, ay patuloy ni paggalaw mo, Panginoon, ang lubos na kalakasan at kagalingan, at gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Pastor David Gonzales ng Antipolo City, Rizal, sa kanyang anak na nasa pagamutan, si Baby David Abrela Amara Gonzales, Panginoon, aming ama at aming Diyos, tulungan mo ang pamilyang ito na magpahanggang sa ngayon ay nangalulungkot dahil sa pagpano ng kanilang ang kanilang mahal sa buhay, ang asawa ng pastor, Panginoong Diyos. Huwag po sana silang mawala ng pag-asa. Patuloy po namin ay pinapanalangin ang lubos na kagalingan ng baby nila, Panginoong Diyos, nang siya ay gumaling at matulungan din, Panginoon, matugunan ang kanilang mga financial need. Kaya kumatok po kayo ng mga tao, Panginoong Diyos, sa iba't ibang lugar, Panginoon, na makatutulong at maging yung mga ahensya katulad ng DSWD, Office of the Mayor, Office of the Governor, PCSO, o ano paman sila, Panginoong Diyos, at maging ang malasakit center at maging ang iglesia, Panginoon, na kinabibilangan niya. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, nang makatulong ang mga members, Panginoon, at gayon din ang association ng ecumenical ng mga churches dyan sa bandang Antipolo City, Panginoon. Yes, tulungan mo siya, Panginoon, upang gumaling ng lubos ang kanyang anak, Panginoong Diyos. Yes, hallelujah, Jesus. Silver and gold and money have we none, Panginoon. But in the mighty name of Jesus Christ, maaari po na gumaling ang kanyang anak na si Baby David Abrela Amara Gonzales, Panginoon. At gayon din ang magiging kabayaran ng punerarya at gayon din, Panginoong Diyos, ang kanilang financial bills na bayad sa pagamutan, Panginoon. Ay hindi, Panginoong Diyos, ang kapatid na Angelita Matunan, Rapi Matunan, Remy Matunan, Glacia Matunan, Te Matunan, Annabel De La Rosa, sa kanilang mga pinagdadaanan na karamdaman sa kasalukuyan, Panginoon. We pray, Lord, for your healing and recovery, good health and wellness para po sa kanilang lahat. Gayun din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Emiliano Ruel Malyari, na meron pong CA sa lungs, nagkikemo. Eva Estrella Reyes, sa problema sa kanyang kidney, paa, at gayun din sa kanyang albumina. Panginoon, pagpalain mo ang mga kapatid na itumulad niyan sa bandang Dinalupian, Bataan, nang sila'y makararanas ng iyong himala, ng pagpapagaling, Panginoon, sa kanilang kasalukuyan na karamdaman, Panginoong Diyos, mangyari po sana ayon sa iyong kalooban. Gayun din, Panginoon, ang kapatid na Reverend Dr. Marvin Solayo de Leon,
na pinapanalangin namin, Panginoon, lagi para po sa kanon ay lubos na gumaling ang kanyang left eye na merong diabetic retinopathy, Panginoon, at gayon din sa problema sa kanyang bone, Panginoon. Yes, Lord Jesus, continue to touch our beloved co-worker in the church upang maranasan niya, Panginoon, ang kalubusan ng iyong mabuting himalan na ipagkakaloob mo sa kanya. At maging ang kapatid na Carolina Perol, Panginoon, ng Pilara Bataan, Panginoong Diyos, may you continue to embrace tightly this woman of faith and provide, O God, the opportunity for her to be totally healed and recovered. Yes, for good health and wellness, marapatin po ninyo, Panginoon. At gayon din, Panginoon, ng kapatid ni Imelda Tolentino, Nelson Tolentino ng Urani Bataan sa kanilang mga pinagdadaanan. We pray, O God, for complete healing recovery, good health and wellness, at pati na rin ang kapatid na Billy Patterson na mayroon pong stage 4 cancer of the pancreas dyan sa bandang Georgia, United States of America, at gayon yung kapatid na Clinton Ziranod na isang frontliner na nagka-COVID, Panginoong Diyos. Nalalaman po ninyo ang kasalukuyang kalagayan po ng dalawang kapatid na ito at umaasa kami, Panginoong Diyos, ng aming sama-samang panalangin ay maibsan at makaranas, Panginoong Diyos, ng lubos na kagalingan ang mga kapatid na ito na nanggagaling sa inyo. Gayun din, Panginoon, ang kapatid na Roberto Carino ng Pampanga sa kanyang pinagdadaan na nakaramdaman, Panginoong Diyos, we pray for complete healing recovery, good health and wellness, Panginoon, marapatin po ninyo, Panginoon. Gayun din, kapatid na Sonia Mangubat, Chamalyari dyan sa Bandang Bataan, na sila po ay nagdadialysis, Panginoong Diyos. Hallelujah. Dalangin po namin, Panginoon, tulungan mo ang dalawang kapatid na ito upang sa ganun, Panginoon, ay mapasaayos ang kanilang kalusugan at pangatawan at makararanas sila, Panginoong Diyos, ng himala ng iyong pagpapagaling, Panginoon. Gayun din ho ang kapatid na Osius de Jesus dyan sa bandang Bulacan, Panginoon, na meron din hong stage 2 colon cancer, Panginoon. Yes, sinilalapit po namin siya sa inyong piling, Panginoon. Tulungan mo ang kapatid na ito nang makaranas siya, Panginoong Diyos, ng himala mula sa inyo, Panginoon, at maging maayos ang kanyang kalusugan. Gayun yung kapatid na Marlene Salcedo at ng kapatid na Arnold Verdes, sila po ay mga kaanim ng Church by the Highway ng City of Bacoor, Cavite, Panginoon. Sa kanilang pinagdadaan na nakaramdaman, Panginoong Diyos, tulungan mo sila nang sila ay makararanas, Panginoong Diyos, ng inyong pagpapagaling at makarecover sila. At ipalasap mo, Panginoong Diyos, ang maayos po na kalusugan nila, Panginoon. Gayun din ang kapatid na Hope Kabutahe at ng kanyang baby na sa kanyang sinapupunan dyan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, Panginoong Diyos. May you continuously provide the good health and wellness para sa mag-inang ito, Panginoon. And of course, the success of her forthcoming birthing, Panginoon, na maging maayos, matagumpay, at gayun din, Panginoon, na kapwa sila na malusog na malusog at mabubuhay, Panginoong Diyos, ng mahabang panahon. Gayun din, Panginoon, ang kapatid na Connie Bulgado ng City of Caloocan sa kanyang bukol sa tiyan, na kung saan ay haharap din siya ng operation. We pray for the success of this operation. Pagpalay mo ang pagamutan at gayun din, Panginoon, mga facilities na kakasangkapanin, mga medisinas. At gayon din, Panginoong Diyos, sa mga medical frontliners na gaganap nito. Yes, we pray for good health and wellness, total healing and recovery para po sa kapatid na Connie Bulgado. Gayon din ang asawa ng Pastor Jimmy, Reverend Dr. Jimmy Sembrano ng Imo City, Cavite, ang kapatid na Merla Sembrano, na meron din pinagdadaanan na colon cancer stage 3, Panginoong Diyos. Tulungan mo rin ang buong pamilyang ito, Panginoon, upang sa ganun ay mapaayos ang kalusugan ng kapatid na Merna at makaranas siya, Panginoong Diyos, ng inyong kaparaanan ng pagpapagaling sa kanya, Panginoon. Napagpalaan mo rin ang kanilang ministry na ginagampanan ng
pa ng Diyos bilang mga lingkod mo o pamilya ng pastor. Ngayon din, Panginoong Diyos, ang iba pa na kung saan ay meron pong karamdaman na pinagdadaanan, Panginoong Diyos, hallelujah at praise the Lord. Umaasa kami, salamat po sa buhay ng Pastor Pe, Orya Tagalikod ng UMC dyan, Santiago City, Isabela, sapagkat nakalabas na siya sa pagamutan. Salamat po sa inyong pagpapagaling, Panginoon, and may you continue to extend good health and wellness para po sa kanya, and of course, the success of her ministry and leadership as a worker in her appointment, Panginoon. Gayun din, Panginoong Diyos, salamat din sa patunoy na development ng kalusugan ng kapatid na Dr. Karina Roman ng Los Angeles, California, United States of America. Yes, hallelujah. And we continue to pray for her. Yes, good health and wellness. At gayun din the fullness of healing na ipagkakaloob mo sa kanya, Panginoon. Gayun din kapatid na Binaterdi O'Connor, Panginoon, ang abukay bataan sa kanyang pinagdadaanan na leukemia na nagke-chemotherapy, Panginoong Diyos. At maaaring siya, Panginoon, ay magkaroon pa ng bone marrow transplant. Tulungan mo, Panginoon, ang batang ito sa kanyang pinagdadaanan. Tulungan mo siya, Panginoon, na maibsan. Tulungan mo siya, Panginoon, na lubos na gumaling at mapalaya sa kanyang kasalukuy na karamdaman. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang mga tinitik na medicine at gayon din, Panginoon, ang mga umaaruga sa kanya na pamilya at medical frontliners, Panginoong Diyos. Gayon din ang kapatid na Rogerine Liaban, Panginoon, dyan sa bandang Sinait, Ilocos Sur, sa kanyang pinagdadaanan na breast cancer, Panginoon, tulungan mo rin ang kapatid na ito, Panginoon, upang makalaya siya sa kanyang cancer, Panginoon, at maranasan niya, Panginoon, ang total healing and recovery, good health and wellness na nais mo na iparanas sa kanya at maging ang kapatid na Joel Compuesto San ng Malolos, Panginoon. We pray for his complete healing recovery, good health and wellness, pati na rin ang kapatid na Leti Lacandaso ng Barilao, Bulacan, Yoli Caco ng Barilao, Bulacan. Yes, sa mga pinagdadaanan ng dalawang kapatid na ito, Panginoong Diyos, tulungan mo sila nang sila'y mapagaling at mapalakas. Gayun din, Panginoon, ang kapatid na Iyas Holy Espiritu Domingo, dyan sa bandang Qatar, Panginoon. Gayun din ang kapatid na Mario Urbano na mayroong liver cancer. Yes, noribibat dyan sa bandang Cebu, Visayas, sa magkakaibang kalalagayan po ng kanilang pangangatawan at kalusugan, Panginoon. Yes, dalangin po namin na patuloy mo sila na akayin sa tamang landas. Patuloy na pagkalooban niyo sila, Panginoong Diyos, ng lubos na kagalingan at kalakasan na kailangan nila. At maging maayos po ang kanilang kalusugan, Panginoon, at pati po ang kapatid na Heltrodes Amores Loon. Yes, maging si Bilhamor Alamin, Telma Birinal ng Mindanao, sa kanilang kalagayan po sa kasalukuyan. Yes, Lord Jesus, tulungan mo sila nang sila po ay gumaling sa kanilang pinagdadaanan na karamdaman at maging maayos na po ang kanilang kalusugan at pangatawan, o Diyos. At maging ang kapatid na Ruel Luzong Yumol na nagdadialisis dyan sa bandang Maribelas, Bataan, Panginoon, panalangin po namin ang kapatid na ito na patuloy po nagabayan ninyo at pagpalain, Panginoong Diyos, at lubos na makararanas ng iba yung kalakasan at kagalingan ng gagaling sa inyo. At mapabuti ang kanyang kalusugan at gayon din ng kapatid na Roselina Ener de la Peña at ang kanyang asawa ng silang Cavite, Panginoon, sa kanilang mga kalalagayan na sakit, Panginoon Diyos. Tulungan mo sila nang sila maibsan at gumaling, Panginoon, at pati na rin po ang kapatid na John Sanchez Rapanan ng Rizal Nueva Ecija sa kanyang severe diabetes, at gayon din ang kanyang kapatid na si Bina Sanchez Rapanan Dacanay sa kanyang diabetes din. Tulungan mo, magkapatid na ito, nang mapabuti ang kanilang kalusugan at gayon din makararanas sila ng lubos na kagalingan at kalakasan, Panginoon. Gayon din ho ang kapatid na Jane Lua Makan, Panginoon, sa kanyang pinagdadaanan din na kung saan ay pinapanalangin namin, Panginoong Diyos, na maging maayos na ang kanyang kalusugan at gayon din ang kanyang puso, at nawa, Panginoon, ay ma-receive niya ang inyong total healing recovery.
good health and wellness, at gayon din po sa lahat ng mga financial need, spiritual need ng lahat ng mga kapatid na ito. Tunay nga naman, Panginoon, na inyo po silang mabiyayaan, pagpalain sa araw-araw at sa tuwi-tuwina. Panginoon Diyos, samahan mo kami sa buong maghapon sa lahat ng aming gawain. Samahan niyo kami, Panginoong Diyos, sa lahat po ng aming haharapin na mga pananagutan, mga responsibilidad, at gayon din, Panginoong Diyos, sa lahat po ng mga challenge. Tulungan mo kami nang kami, Panginoon, ay maging responsable, maging maayos, at maging matagumpay lahat po ng aming gagampanin, Panginoon. Yes, dulutan mo kami ng patuloy na kagalakan, kasiyahan, pagpapala, at matugunan din lahat po ng aming mga pangailangan sa araw-araw. Yes, Lord Jesus, pagpalay mo rin ng darating pang mga araw sa lahat po, Panginoon, ng aming mga concern, kung meron man kami nakalimutan ng mga prayers, ikaw siyang nakababatid, Panginoon. Umaasa kami, Panginoon Diyos, na pagpalay mo ang lahat. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin, pati ng aming panalangin para po sa lahat po ng presence na kibahagi sa episode 382 ng Ride On Ministry. Pagpalain mo sila lahat sa lahat ng larangan, ang kanilang pamilyang kinabibilangan, ang kanilang mga hanap buhay, ministry, at gayon din, Panginoong Diyos, na natutugunan ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw, at gayon din na maging maayos po ang kanilang kalusugan. Yes, ito po ang aming prayer sa pangalan ng Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa Panginoon. Maraming maraming salamat po sa inyong pagigisa sa araw na ito, at maraming salamat din po sa inyong mga prayers, sa inyong mga comments, sa inyong pag-share sa episode, at gayon din sa inyong pag-follow sa ating page, at gayon din po sa mga comments na pinaparating ninyo, at gayon din po sa inyong pag-like. Hallelujah! Praise the Lord, and may the Lord be with you always. Saan man kayo naroon, sa dakong ito, salamat po sa inyong lahat. At pati na po sa mga kapatid natin, di man kayo nagkaroon ng pagkakataon na kayo po ay mag-type ng inyong mga comment, pero nalalaman po ng ating Panginoong Diyos ang inyong puso. Ingat po tayo lagi sa araw-araw ang sinasabi nga ng Ride On Ministry. God bless and protect us all always. Stay safe and healthy always. At gayon din, be kind to others always. To God be the glory always in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen at amen sa ating Panginoon. Ngayon, maitanggapin natin ang napakasaganang pagpapala ng Diyos Ama, at gayon din patuloy na pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoong Kristo, ang pag-iingat, pagliligtas ng ating Panginoon sa pamagitan ng Kanyang banal na Espiritu, suma atin lahat mula ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at amen sa ating Panginoon. Yes, ating batiin natin mga kasama dyan, sabihin natin, peace be with you. At gayon din sabihin natin sa kanila, oh, I love you with the love of the Lord, ng ating pambansang pagbati. Tingnan natin eye to eye, face to face ang ating mga binabati dyan. At ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso, kaliwang dibdib. Yumuko tayo sandali at tingnan naman natin eye to eye, face to face ang ating mga binabati dyan, na meron pong kasamang napakatamis at napakasarap ng ngiti natin. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Palakpakan natin ang bawat isa sa atin. I-cheer natin ang bawat isa. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Ang oras sa pagkakataon na ito ay 11 ng umaga at 2 minuto. Yes, hallelujah. At ibinabalik natin lahat po ng papuri sa ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ang siyang nawawalhati, at purihin natin ang Panginoon. Nagigita ko ang mukha ng ating kapatid na Mother Nelda Nunan dyan sa bendang United States of America. Yes, shout out to Lord, at God bless Nunan family. Hallelujah, praise the Lord.
Ready, nakikita ko ang mukha ng ating kapatid na napakasipag, gwapong pastor, Reverend Alexander Bacon, dyan sa bandang upper and lower dangkol ng church ng Pilipinas. Shout out to at God bless Bacon family. Hallelujah, praise the Lord. Nakita ko rin ang mukha ng ating kapatid, yes, Brother Enel, every step, every nation, dyan sa bandang United States of America. Shout out to at God bless you and your family. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Sa inyo na hindi ko nag-determine kung sino pa kayo, pero kilala ninyo ang inyong mga sarili. Kung saan man kayo naroon, nandyan kayo at nandyan din ang ating Panginoon Diyos. Palakpakan po natin sila lahat. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. Binabalik natin ang lahat ng papuri sa ating Panginoong Diyos sa oras na ito at babay po sa batis sa atin sa muling pagkikita mula Lunes hanggang Sabado alas 9 ng umaga, samantala araw pa ng Linggo alas 10 ng umaga. Hallelujah! Amen at amen sa ating Panginoon.